tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naisang kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagtira sa Diyos niyang bayan. Puri mga hirap sa iriwang at tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Inuulit ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, itong naanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aayos ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aayos kasalanan sa buhay. Tanggapin mo ang aming kahihinan. Ikaw na nagulok-lok sa kanilang Ama. Maawa ka sa amin sapagkat kag lamang ang banal ko lamang ang Panginoon. Ko lamang mo, Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen.
Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Marcos Evangelista. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hinihiling namin kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kaniyang kaalaman upang ang yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa. Ayon sa nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umaawit silang nilikha sa langit. Ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo ang lahat. Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia. Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at babinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ang ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ang kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniyakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagkatapos po na si Jesus ay mabuhay mula sa kamatayan, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. Pagkatapos ng ilang araw, siya naman ay napakita sa dalawang disipulo na naglalakad patungo sa Emmaus. Sa ikatlong pagkakataon, siya'y napakita sa 11 alagad na nakapinid ang pinto at siya ay napakita sa kanila na bumabati ng sumainyo ang kapayapaan. Ang tawag po natin sa Ebanghelyo ay The Great Commission, kung saan ay pinahayo ni Jesus ang kaniyang mga alagad upang ipangaral ang mabuting balita. Ibig pong sabihin, ang mabuting balitang ating naririnig sa araw-araw ng ating pagsisimba ay galing pa sa mga unang alagad ni Jesus na tumalima sa paghahayong ito ni Kristo. Kaya po ang ating ebanghelyo ay galing kay San Marcos, kung saan ang kauna-unahang ebanghelyong naisulat upang magkaroon tayo ng kasaysayan tungkol kay Jesus. Sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ni San Marcos, ang unang alagad na nagsulat ng mabuting balita, tayo ay binibigyan ng pangaral kung saan nagmula ang Kristong ating pinaniniwalaan
at sinusundan. Si San Marcos po ay wala doon sa 12 orihinal na alagad, kung hindi siya ay sumunod na lamang nung siya ay bata pa, siya ay nakasasaksi ng mga ginagawa ni Jesus. In fact, ayon sa kasaysayan, ang bahay nila sa Jerusalem ang palaging tagpuan ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Si San Marcos ay naging alagad ni San Pedro na narinig natin sa unang pagbasa. Siya rin ay sumama kay San Pablo sa unang paglalakbay ni San Pablo sa kaniyang misyon. Ang Ebanghelyo po ni San Marcos ay sinulat 70 AD, roughly 70 AD. Ano pong ibig sabihin nun? Na si Jesus, nung namatay sa krus, ay 33 AD. Ibig sabihin po, pagkatapos lamang ng 37 years, tsaka lamang nagkaroon ng unang ebanghelyo na pinasusundan ng mga tao noon. Bakit kailangang magsulat? Dahil sa unang dahilan na ang mga naunang saksi kay Jesus sa kanilang mga kwento na isinalin sa mga alagad na naging alagad hanggang makarating kay San Marcos, na siyang tunay na nagpapakita ng katotohanang may Kristo na pinarusahan, namatay at muling nabuhay. Only after 37 years. Ibig sabihin po, napakahalaga noong panahong iyon ang kwento ng mga unang alagad upang mabuo ang simbahan. Napakahalaga ng kanilang presensya sa bawat simbahang itinatatag sa palibot ng Asia Minor, sapagkat ang mga unang saksing ito ang nagpapatunay sa katotohanan ng kapangyarihan ni Kristo. Hindi po ito sabi-sabi. Hindi ito kwentong barbero, kung hindi ang kasaysayan ni Kristo, ang karanasan ng mga unang alagad, ang siyang nagbibigay buhay sa mga unang simbahan. Sa pagtatatag ng simbahan o iglesia sa iba't ibang lugar, ang kwento ng mga unang tao o unang Kristiyano na nakaranas kay Jesus ang siyang kanilang pinaniniwalaan. Dahil tumatagal at tumatakbo ang panahon, kailangang isulat dahil nangamamatay na ang mga unang saksi. Ibig sabihin po, kapag hindi ka saksi at naggawa ka ng kwento tungkol kay Jesus na hindi naman ikaw ang nandoon sa katulad na kapangyarihan at kasaysayan, ang kwento mo, kwentong barbero. Kaya ang lahat ng ating naririnig sa Ebanghelyo ay mula sa saksi ng mga saksi ng mga saksi upang magkaroon tayo ng figura tungkol kay Jesus. Nangangahulugang napaka-importante ng mga taong naunang saksi sa kasaysayan at buhay ni Jesus. Ito po yung tinatawag nating apostolic succession. Kapag ang isang simbahan ay walang apostolic succession, wala sa kanila ang tunay na katotohanan.
tayo lamang sa simbahan sa buong mundo na bukas ang libro sa kasaysayan na mula pa kay Jesus hanggang sa unang alagad, sa mga sumunod sa alagad, sa mga sumunod pa sa alagad ng alagad, ang mayroong pagkakaugnay hanggang ngayon. At hindi iyon mawawala sapagkat ang tunay na mana ng katotohanan ng Diyos ay pinangangalagaan ng nag-iisang simbahan na sinabi ni San Pedro. Kaya po napakahalaga na ating pag-aralan ang kasulatan, ang pinagmulan nito, ang kahulugan nito para hindi tayo mawala sa tunay na simbahan. Sapagkat ang kasulatan sa kaniyang bawat letra ay nagtuturo upang tayo'y magkaroon ng makakristyanong pamumuhay at makaugnay kay Kristo na siyang ating Panginoon at Diyos. Wala nang iba. Kung ikaw ay may sakit, hindi ka naman agad pupunta sa kahit sino-sinong doktor. Kailangan mo munang alamin kung anong klaseng doktor siya. Dahil hindi po lahat ng doktor pare-pareho. Ay may doktor ng education. O baka doon kayo pumunta, Dok. Narinig nyo na yung salitang Dok. Masakit po ang ipin ko. Ay nako, Doctor of Education po ako. Ang masasabi ko lang sa inyo, baka hindi kayo nagtututbrush. Pero yung tunay na sakit, hindi makikita. Dahil dapat nating i-identify kung saang tamang tao tayo pupunta upang tayo'y makakuha ng tamang sagot. Ano po ang ibig sabihin nun? Saan ka pupunta kapag ikaw ay nag-aalinlangan sa iyong pananampalataya? Saan ka pupunta kung ang kaniyang mga salita ay hindi mo maunawaan? Pupunta ka sa legit, hindi ka pupunta sa peke. Dahil kung sa peke ka pupunta, ang sasabihin at ipapaliwanag sa iyo ay yung mga bagay na gusto mo lamang marinig. Yung bagay lamang na maganda, pero hindi nangangahulugang ang bagay na maganda at gusto mo lamang marinig ay katotohanan. Doon tayo sa totoo. Doon tayo sa simula. Doon tayo sa authentic. Doon tayo sa legit. Hindi mo ipagpapalit ang ginto sa isang bagay na mas mababa ang halaga kesa sa ginto. Hindi mo pwedeng ipagpalit ang Diyos sa bagay na nararamdaman mo lamang. Kaya kahit na nahirapan ang unang simbahan noong unang panahon, ipinagpatuloy nila sapagkat ang katotohanan ay palaging sinusubok ng panahon. Truth is tested by time. Kaya napakahalaga na balikan natin ang kasaysayan upang makabuo tayo ng tama at tunay na desisyon sa buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesus na Kristo. Hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon.
Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumihis sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang nakasama ang pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kapit mo, O Panginoon, sa kanay ng saya, ang diliwa, tulungan mo, ikay, ang malakad, sinapayan do na magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkakapuri na si San Marcos sa iyong dinadakila, tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na iniyahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostoles ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Diyos pangalo, ang Diyos ang kadakilaan mo. O sana, 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 sana,
ko sana, o sana, sa kaligtasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Marcos, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus ang ating simula at ang ating wakas, ang mabuting balita. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang Panginoon tinalun at kinapi ang kamatayan, punasan ang iyong luha sa mata at magsaya, manalig kang buhay ang Panginoon. Ako ay nabuhay, hindi kaiiwan. Makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at iyong bay. Puso mo iyong itiwasan. Alam kong buhay ang Panginoon, nalunyat kinapi ang kamatayan, nasan ang iyong luha sa mata at magsaya, manalig kang buhay ang Panginoon. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalong higit ang mga deboto ng Mahal na Birheng Maria
nasalubungin ng pagdating ng mahal na Birhen na Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, araw ng Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Ubispo ng Antipolo, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labas ang lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panalangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati panalangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panalangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Inuwalhati ka namin.